Magandang araw po sa lahat ng sumusubaybay ng ating Sunday service, ang Global Mission Fellowship Online Sunday Service. Dalangin ko po na lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na tumatanggap ng pagpapala ng ating Panginoon. Alam po ninyo, when Jesus entered our world, He didn't confine Himself to the four corners of the synagogue. He associated himself with prostitutes. At sa katunayan, he ate and drank with unbelievers. He walked with the lives of sinners that outraged the religious leaders. Hindi lamang namalagi sa loob ng simbahan si Jesus nang siya ay namuhay sa mundo natin. Dinamayan niya ang mga mahirap, namuhay na kapiling, ang mga di mananampalataya, mga makasalanan, at masasabi nating mga itinakwil ng lipunan. At dahil dito, ito ang ikinagalit ng mga leader simbahan ng panahong iyon. Pero ang tanong mo sa akin ay ganito, marahil. Teka muna, Pastor, ano ang basehan ng mga pahayag mo na yan? Aba, hindi ang siyempre, sagot ko ano ba ang sinasabi ng Bible? Sa Luke 7 verse 34, ito po ang sinasabi. The Son of Man came eating and drinking, and you say, here is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Sabi ng Matthew 2, 16 to 17, when the teachers of the law, who were Pharisees, saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples, why does he eat with tax collectors and sinners? On hearing this, Jesus said to them, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. Alam po ninyo, in order for Jesus to reach out and rescue the world, he had to penetrate it. Para maabot ng Panginoon itong mga makasalanan, kinakailangan ma-penetrate niya ang mundo nila. Kaya in the same way, if we want to impact and influence the world for Christ, we must penetrate it. Mga minamahal, pakinggan niyo ako. Dapat mapasok natin ang mundo kung nais natin itong ma-implementsyahan at maipakilala si Jesus sa kanila. Kung kayo po ay familiar doon sa Any Tree Evangelism Tool, ito po yung Anyone, Anywhere, Anytime, natutunan po namin doon na it teaches that before a person go to God's consciousness, bago ang tao ay magkaroon ng tinatawag na kaalaman o kabatiran sa Diyos, at pagkatapos ay get to lostness, and then get to the gospel, and finally get a decision to the person you want to serve Jesus. Ang turo po doon ay kinakailangan na first, you have to get connected with the person. Kinakailangan, you have to build a rapport through a friendly conversation. Subalit, kung mga kaibigan, kamag-anak, kaopisina, kakilala, at kapitbahay mo naman ang babaginan mo about Jesus and your faith, hindi na palagay ko kailangan na mag-build pa muna ng rapport dahil ando na yun. Established na. Kaya I remember back in Palawan when I worked for many years as a radio commentator, in my early years as a follower of Christ, I decided to grow cold my relationships with my unbelievers, unbeliever friends. Napagpasyahan ko na putulin, panandalian ang aking pakipaugnayan sa kanila. Because I believe I was applying what I believe then was best for me during that time. Ang sabi ko sa aking sarili at ito aking pinapaniwalaan, I am a new creation. The old is gone. A new me has come. So, I detached myself from them. Kaya ang sabi ko sa aking sarili, palagay ko, dahil bago na ako,
baka ganyang nilalang, hindi na ako makikisama. O masasabi nating limitado na ang pagkitungo ko sa mga dati kong kasamahan o mga kaibigan. Dahil sila ang representasyon ng dating si Danny Boy na ngayon ay binago na ni Lord. And then I realize later on, I realize I was wrong. If I want to do God's will for my life, para sa buhay ko, I have to do what Jesus did. Ulitin ko po. I have to do what Jesus did. He went out to penetrate the community, form friendships with unbelievers, maintain relationships with family and friends in the workplace, in the marketplace. Mag-isip-isip din tayo. Pag-isipan natin ang mga bagay na ito. Hindi kaya ito ang isang pagkakamali o pagkukulang ng simbahan? Isn't it one of the church's greatest failures lie here? We have disengaged too much. We have become a withdrawn community. Hindi kaya masyado na nating inilayo ang ating sarili sa mga tao na dapat sana ay binabahagi na natin ng pag-ibig na nagmumula kay Jesus at ipaalam ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at ganun din naman ay ang regalo ng buhay na walang hanggan na naghihintay para sa kanila dahil sa takot marahil na mahawahan o ma-implementyahan ng mundo? Is it this is the very reason why God sacrificed His Son on the cross to die? Upang sa ganun, ipakita sa lahat ang pag-ibig ng Diyos Ama sa mundo. We have sacrificed God's command to go and make disciples of all nations to protect ourselves and the church. Nakalimutan na ba natin ang mandato ng Biblia sa atin? Have we forgotten our biblical mandate? Ask yourself, have we become irrelevant in today's society? Our mission, operation, marketplace. Ako nga po pala, si Pastor Danny Maanyo ng Global Mission Fellowship.
Jesus' strategy always involved believers going into the world and penetrate the marketplace. As followers of Christ, we must realize our ministry and mission of communicating God's love and forgiveness of sins to people we come in contact every day. Dapat nating malaman na simula sa Paul, ang estratehiya ng ating Panginoon ay kasama ang mga mananampalataya na pasukin ng mundo, pasukin ng workplace, pasukin ng marketplace upang sa ganun ay maating maipaabot ang pag-ibig at ang kapatawaran sa mga kasalanan sa lahat ng tao na ating nakakasalumuha sa araw-araw. Imagine yourself, or I would say imagine Jesus talking to a group of his followers in a nearby quiet lake. And then picture yourself in the marketplace today. Maingay, mabilis, noisy, fast-paced world, yet the truthfulness of God's word can still find its mark to the intended receiver. Maingay, magulo, nagmamadali ang ating mundo ngayon kumpara sa mabagal at matahimik na kapaligiran sa panahon ni Jesus. Subalit, isang katotohanan, naroon pa rin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na magpapabago at magpapalambot sa matigas na puso ng sinumang makakapakinig nito. At hindi lang yun, magbibigay ng liwanag sa mga nagdidilim na mga paningin. Jesus' mission strategy is always intentional. Ibig ko pong ulitin ang bahayag na iyan para malagay sa ating isipan. Jesus' mission strategy is always intentional. Hindi tsambahan, hindi baka-baka sakali, kung hindi talagang sinasadya, ito ang intensyon ng ating Panginoon. Sabi sa Matthew 5:13-16, anong sabi? Nagsasalita po si Jesus at kinakausap niya ang kanyang mga alagad. At ang sabi niya ay ganito, "You are the salt of the earth. But if that salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven." Ito po ang ating biblical mandate. Number one, radiate Christ's love to everyone. It is clear that Jesus wants that his love will emanate from his followers. Kaya nga, ito ang sinabi ng Panginoon. That is why he talked about this sa kanyang mga disciples, that you are to be that light and dispel darkness. Natural na layunin ng liwanag na pawiin ang kadiliman. Kaya naman, ito rin ang dapat na maging natural na layunin ng bawat isang mananampalataya kung nais natin maging ilaw ng sanlibutan. Number two, continue to shine and give light. Some believers might choose to limit their candle power and refuse to shine their lights. Bakit kaya? Eh marahil ay natatakot, nagdududa, yung iba naman ay ayaw mapahiya, hindi alam ang gagawin, at ang nakalulungkot, hindi lubos ang naunawaan ang kanyang mandato mula sa ating Panginoon. Kaya nga, anong sabi ni Jesus? That is why Jesus said, "Don't put it under a bowl." Huwag mong ilalagay sa ilalim ng bowl ang liwanag. Don't play it safe.
face accountability by going public. Don't be an undercover agent. May mga pagkakataon niya eh, matagal na kayo magkakasama sa opisina. Tapos biglang yung kaopisina mo naimbitahan sa isang pagtitipon, gawain ng mga Kristiyano, tapos nagkita kayo doon. Sabihin sa iyo, ah, matagal ka na bang dito nagsisimba? Matagal ka na bang dito nagfe-fellowship? Sabihin mo, oo, matagal na. Matagal ka na palang born again? Oo. Sabihin ng kaopisina mo, ah, ganun ba? Eh, bakit hindi halata? Don't be an undercover agent. Jesus forbade it. Ang kanyang command, let your light shine. And number three, enlarge Christ's influence in the marketplace. Obvious naman. It is obvious that Jesus wants us to enlarge His influence. Ha? Ulitin ko ha. Obvious na ang gusto ng Panginoon ay palawakin ang impluensya niya, hindi impluensya mo. Ha? It is obvious that Jesus wants us to enlarge His influence in every corner of this world. Lalo pa nga sa ating sariling komunidad, sariling tahanan, sa ating mga kapamilya, kasama sa opisina, kasama sa komunidad. Kaya nga, kinakailangan, kapag nalaman na born again, dapat mahusay ang pagkatao mo. Maasahan, kapagkakatiwalaan, pasintabi, hindi balasubas, may isang salita, hindi napastangan, hindi manloloko. Hindi po pwede yung born again ka na, Christian ka, hindi po pwede yung kapag merong pinagkatiwalang gawain sa'yo, hindi po pwede yung pwede na yan, okay na yan, kailangan the best. Dapat merong pagtatangi sa kapwa. Alam niyo kung bakit? Dahil you are not merely representing yourself, but God. Ito po ang nagdudumilat na katotohanan. Once you accepted Christ as your Lord and Savior, once you become born again and you identified yourself with God, nakadikit na ang pangalan ni Lord sa iyo. Narinig niyo na ba ang mga pahayag na ito? Ready na ba kayo? Anong sabi? Oh, akala ko born again yan. Kaya nga nagtiwala ako eh. Narinig niyo na ba yan? Born again pala yan. Born again pa naman. Sablay, sabay ilim. Narinig niyo na ba? Yan ganyang mga kataga. Kaya dapat, pag isinuko mo na ang buhay mo kay Jesus, pag sinabi mong, I am born again, ang mindset dapat natin, laging yung the best. Hindi sablay. A winner, an overcomer, fearless. Eh bakit ba kailangan natin gawin ito? Bakit kailangan bang ito pinagdidiinan mo, Pastor Danny? Simple lang. Because we have to enlarge our influence to give glory and honor to Jesus' name. At pagkatapos noon, pave the way for the gospel to be preached. At pag ikaw ay nagsalita, when you speak, people listen because you have credibility. Kaya pag nagsalita ka, ang tao nakikinig. It is not enough that He commanded us to take our lights out of hiding, but He wants us to put it in a lampstand where everyone can see. Hindi sapat na umalis tayo sa kadiliman. Ang nais ng Panginoon, ilagay natin ang liwanag na kung saan makikita ng lahat at magliliwanag ang kapaligiran pag tayo dumating. God wants the light of His love to be held high so that it can penetrate every bit of darkness. Alam nyo, alam ito ng ating youth ministry head. Alam ito ng ating itong ating IT experts sa ating simbahan. Si Kay at si Peter. Alam nila ito. I have this desire to go back on the air.
Meron akong desire na mabalik sa radio at TV. Bakit? In order to influence the viewers and listeners to the sharing of the word. Nais kong bigyan sila ng panibagong pag-asa. Sabagat ako'y nalulungkot, nabibigat na ng aking puso, tuwing makikinig ako ng radyo, manonood ng local TV, pasentabi ako, ang napapakinggan ko, puro problema, 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 problema. Pero wala naman ako narinig na ipinapaamod na solusyon o nagbibigay ng panibagong pag-asa. Kaya yung aking pagnanasa na muling mabalik sa radio o TV ay naroon. Bakit? Para sumikat? No! Para bigyan ng bagong pag-asa at panibagong sigla sa buhay ang ating mga kababayan na suko na sa buhay na magulo at sila ay pinanghihinaan na ng kalooban. I want to go back on radio and TV because I know its power and what it can do and achieve for God's glory. Pero ako po ay sinalubong ng realidad. But buying airtime is so costly. So totoo lang, I cannot afford it. And with the present situation, it is impossible to finance it. Kaya anong ginawa ko? Strategy. I offered my services to the different radio stations. Kinausap ko sila. Sabi ko, I offer my service to be your host sa inyong mga programs for free. Volunteer, walang bayad. Para lang maka-inject ng mga Bible scriptures to give encouragement and give hope to sharing the word of God kahit paunti-unti. But no takers. Ang gusto po nila, bumayad ako ng airtime. Eh, ang mahal nga. Ang mahal. So what did I do? I continue to pray. May tinawagan akong dating kasamahan, noted raw. Pero hindi na ako binalikan. Maraming muna ang lumipas. Until finally, last August 24, I received a call from Benji. Sabi niya, mag-start na raw kami, bukas na bukas din, ng radio program. I will be his co-anchor sa program niya na Damdaming Quezon sa 105.3 FM at simulcast ito sa Facebook Live Monday to Friday 7:30 to 8 o'clock in the morning. How do we penetrate the marketplace? How can we bring glory to God and touch the lives of the people we meet in a positive, life-changing way? Let me help you. Here are some practical steps to consider. Number one, kinakailangan we focus on God and pray. Ano po bang sabi ng Psalm 16 verse 8? I have set the Lord always before me because He is at my right hand. I will not be shaken. Sa lahat ng ating gagawin, dapat kasama natin ang Diyos at sa Kanya tayo umaasa at nagtitiwala sa lahat ng bagay. Manalangin at humingi ng gabay at katalinuhan sa pagpapasya. Number two, establish the right mindset. Establish the right mindset. Ano ba yung tamang kaisipan? Acts 1:8 will help you. Ano po ang sabi? But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Alam niyo po ba, sa inyo na naninirahan ang banal na Espiritu, sa sandaling tinanggap mo si Jesus na Lord and Savior ng buhay mo. Meaning, you already have the power of the Holy Spirit. Kaya ano pang hinihintay mo? Hindi mamaya, hindi bukas, now na. Step out and share. Hi, Kuya!
keep you safe. Hello, excuse us. Ano lang po, para maprotektahan kayo mula sa coronavirus. Magsimula muna sa track distribution to gain confidence, di ba? Paabot-abot ka muna ng mga tracks. Wala ka masyadong sinasabi, magandang umaga, makibasa po yung tracks. Tapos, if you sense an open opportunity, parang may naramdaman ka. Siyempre, meron niya ng inclination ng Holy Spirit eh. Talk to this person. So if you sense an open opportunity, sit down and read the track with the person. And once you gain your confidence in conversing with people, now, you can now follow these simple steps in sharing your faith. Kasi, hinihikayat namin kayong mag-share ng faith ninyo. And tanong mo naman, paano nga, Pastor? paano nasanay na tayo nakaupo sa simbahan? Nakikinig kay Pastor, salita ng salita, tayo naman, tango ng tango, tama, tapos-tapos na. But now, I am challenging all of you. Let's all go out, step out in faith, and share the gospel. Paano nga? Ito ang simple strategy or evangelism tool. Ito po yung tinatawag nating WDJD. Ano po ang sabi? What did Jesus do? So W, ito kaunahan dyan. Matapos na get connected. Siyempre, oy, magandang umaga. Kumusta ka na? Ay, ako nga pala si Danny. Napadaan ako dito. Parang gusto ko sana makapagkwentuhan sa'yo. Ano bang ginagawa mo? Ayan. So, pag medyo you get connected na, ito ang iyong tatanungin. Sabihin mo, patanong nga kita, are you a good person? Ayan. Would you consider yourself to be a good person? Alam mo, magugulat ka, pag tinanong mo yan sa mga tao, a lot of people would get offended kapag tinanong mo sila nito. Sa palagay mo, are you a good person? Sa palagay mo, mabuti ka bang tao?
Di ba? At madalang ang magsasagot ng mga tao na, oh, hindi, hindi ako mabuti. Kasabihin nila, ay, mabuti akong tao. Why? Because in their mind, ang kinukumpare nila ay ang sarili nila sa ibang tao. Sa kapitbahay nila maingay. Sa kapitbahay nila batugan. Sa kapusira nilang parating muli sa opisina o nag-uwi ng mga gamit sa opisina. Kaya ikinukumpara nila ang kanilang sarili sa kapwa nila mga tao. Kaya they would say, I'm a good person. Pero siyempre, later on, you would realize that if we compare ourselves with God, then we are not good. O, balik tayo dun, ha? Balik tayo dun sa tanong ko. Do you consider yourself to be a good person? At sabihin nila, oo naman, mabuti akong tao. Pwede ba naman sabihin, kung ganun, eh pwede ba nating subukan kung talaga mabuti kang tao? Punta ka sa letter D. Do you think you have kept the Ten Commandments? Kung talaga mabuti ang tao ka, sa palagay mo, pag ating sinubukan yung Ten Commandments, sa palagay mo, papasa kaya ka dito? Tanungin mo, sabi ng Ninth Commandment, huwag ka mong sinungaling. Saan tanong mo siya? Ikaw ba bro, nagsinungaling ka na ba? I mean, siya lang yun, white lies, nung bata pa ako. Ay, di ang ibig sabihin nun, sinungaling pa rin. Eighth Commandment, tanungin mo, ikaw ba eh kumupit? Kung sinabi, kasi sabi ng Eighth Commandment, huwag kang magnanakaw. Pero para paliitin mo, ang tawag doon, kumupit. Kumupit ka ng 5, kumupit ka ng 20, nagdala ka ng stapler, nagdala ka ng coupon van mula sa opisina, ang tawag doon kupit, pero totoo lang, nagnakaw ka. Kaya, anong tanong mo rito? Nagnakaw ka ba? Eh, kumupit. Ano pa ang kumupit? Kumuha ng diiyo. Eh, ano tawag doon? Magnanakaw. Okay. Ano naman ang sabi ng Seventh Commandment? Huwag kang mangangalunya. Ang sabi ng Bible, sino man ang tuwing sa isang babae nang may pagdanasa ay nagkasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Ito ay kasalanan ayon kay Jesus. Kaya ang tanong, tumingin ka na ba sa babae o lalaki na may pagdanasa? Kapag ginawa mo yun, sumubay ka na ngayon doon sa utos na iyon. Sa Third Commandment, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh. Ginawa mo na ba ito? Yung ginagawa mo na lang parang ordinary expression, ang pangalan ng ating Panginoon? Walang paggalang sa pangalan ng Diyos. Alam mo, pwede mong sabihin sa kanya, alam mo Brad, sis, ilan pa lang yan, kasampung utos ng Diyos na hindi natin nasunod. Eh, 10 yun. The Bible said, if you can follow all the 9 commandments, but if you miss one law, you are guilty of the rest. And that is a guarantee that you and I are going to hell. Sapagkat ang sabi ng Bible ni ganito, ang kabayaran ng kasalanan ng tao ay kamatayan. So punta naman tayo doon sa letter J. Judgment Day, sabihin mo sa kanya. If God judges you by the observance of the Ten Commandments, where will you be? Sa palagay mo, saan ang tungo mo? Ang layunin po ng pagtatanong na ito is para malaman ng mga tao that they have to realize that the observance of the law is not the way of salvation. No one can fulfill all the law. Kaya ang layunin po nito is to point us, lead us for our need of a Savior para ituro si Jesus. At lastly, yung letter D, sa palagay mo, ang destiny mo, saan ka tutungo? Based on what we have learned today, do you think you will go to heaven or hell? At kapag napagtanto niya ito, ang kanyang mga pagkukulang, pwede mo nang sabihin, subalit, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ibig mo bang mapatawad ka niya sa inyong mga kasalanan? And right there and then, you can pray with that person. Paunahan mo siya sa prayer of confession na aminin niya na siya ay nagkasala at may pagkukulang sa ating Panginoon. At pagkatapos nun ay ang panalangin ng pagtanggap. At sasabihin niya, simula sa oras na ito,
sa araw na ito, sinusuko ko ng buhay ko para kay Jesus. Siya na ang aking Panginoon, siya na ang aking tagapagligtas. Dapat maunawaan ng tao na siya ay makasalanan at walang anumang pagsunod sa batas ang makapagliligtas sa kanya. Wala siyang kakayanan na iligtas ang kanyang sarili. Kailangan niya na si Jesus bilang tagapagligtas. At ito nga ang ginawa ni Jesus nang siya ay mapako at namatay sa krus bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Di po ba? Simple as that. Now, you can start sharing your faith in Jesus to anyone. At pagkatapos nun, thus fulfill the Great Commission. Kaya, attention, all soldiers of the Lord who are in R&R, rest and recreation, you are hereby recalled to active duty to be a part of Operation Marketplace. Tayo po yumuko at tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pag-ibig, sa inyong pagmamahal, sa inyong pag-unawa, sa inyong kalinga sa amin sa araw-araw. Salamat, Panginoon, hanggang sa ngayon, wala kaming karamdaman. Kami ay buhay, kami ay nakakapanood at nakakapakinig ng iyong salita. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasalamat. Sa araw na ito, Panginoon, muli sinusuko namin ang buhay namin sa iyo. Banal na Espiritu, dalangin ka po. Kausapin mo ang bawat isa. Ibalik mo po ang sigla sa aming mga puso na magbahagi ng iyong salita. Paunawa mo po sa amin, Panginoong Jesus, Banal na Espiritu, na sumunod kami sa utos ng Ama, na hindi lamang kami nabubuhay para sa aming sarili, kundi kami ay nabubuhay para sa iyo. That we have to go out there and make disciples of all nations, teaching them to obey lahat ng itinuro mo sa amin. Pagkatapos ay bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoon, tiklop-tuwad mo akong dumadalangin sa iyo. Piliin mo kami. Salamat, Panginoon, na maging kabahay kami sa pagpapalaganap ng inyong kaharian sa puso ng bawat isa. At sa pagtatapos, Panginoon, muli ka pong itinataas sa iyo ang bansang Pilipinas at ang mga namumuno ito, Panginoon. Kayo po ang kumilos sa aming bansa. Kayo po ang kumilos sa aming mga leader sapagkat dinidiklar ako sa araw na ito na ang Pilipinas ay para sa iyo. The Philippines belongs to the Lord. Ito po ang aking samod na langit sa pangalan ni Jesus at magsabi ng Amen.